vlog tayo today. Bali ngayong araw po, busy kami dito sa bahay kay naglinis, maglilinis pa kami, mag-general cleaning kami mga ngayong hapon. Okay, ito, ano mo to, i-fold mo. Kasi nga po, lapit na kami bakasyon, so ngayon, i-prepare ko yung mga damit na dadalhin. Kaya, bakasyon time, kahapon po yung last day ko sa work. May ano ako, dalawang linggong bakasyon. Ano yan? Yeah, Camila yan. Tinanong medyo kung galing ko daw to kay mag-swimsuit si Mila, babaka maganda kasi ang weather next week sa pupuntahan naming bansa. So abangan nyo po ang ating mga darating na mga vlogs. So dadaling ko to. Oo, sa kay mama yan, huwag ka nang magulo kay malito si mama kung anong ilalagay pa. So ngayon pang pre-prepare ko muna yung damit ni Mila at Matthew kay madami-dami itong dadalhin nilang damit ba? Grabe, pag may anak na talaga, no, oh. Ang laki po ng bag na dadalhin namin para kay Matthew at kay Mila. Sa amin ni Marcel ang maliit ba? Kaya diyan namin lalagay ang diaper, mga ano nila, mga medicine, pag may lagnat. So yung kanina pa ako na-stress dito, baka daming pang gagawin sa bahay, maglinis pa. Paalam pa si nanay, maligo daw siya. Sabi ko, maligo ka na dyan. Ano lang ginagawa mo dyan? Tumutulong pa ba o nagkakalat? No, chef? Tapos itong mga ano, dadalhin ko rin itong mga pangtulog, slap sack ni Mila, ba ang tawag dito sa dash slap sack? Ama, ano ang betso? Yeah. Tapos mamaya din maglinis ako sa CR. Ay, Diyos ko. Ito pala kay Matthew din. Hala na, yung mga ano mo pala, oh. Yung... Tinga? Hindi, yung mga ano mo, oh. Slap. Clear, og. Oh, yeah. Tapos ito din yung jacket ni Mila ba? Hala, hindi na siguro magkasya dyan yung diaper ba? Baka magalad mamaya si Manong ko kay... Punong-puno yung ano, yung bag na lalagyan ng mga bata ba? Sabi niya, masyadong madami-dami dali, nagdinala ko medyo madami. Kaya pag mga bata ba, mga extra, pag mag ano, di ba, madumian ba? Ano na? Diyan, ilagay mo na lang dito. Yeah. Tulong siya, nagkalat. Pero naya ko po yan siya para masanay din na magtulong-tulong ba? Akin, hindi, sa inyo yan dyan. Ay, kay mama, tsaka papa dito. Okay? Ito dyan to, oh, sa'yo yan. Underbrook mo. Sila nanay tsaka lito, magliligpit din sila mamaya na mga damit na dadalhin nila. Ha? Yeah. Doon na lang ako magplansya sa hotel kaya may malinyan sila mga plantahan ba? Ano yan? Ang ano? Dahil siya no? Ito pa oh. Okay, sa hotel po kami magstay. Nangyari po kasi gusto ko sana sa apartment ba. Grabe man kasi kabisi ngayon kay bakasyon. Wala na si Marcel nahanap ba na ano. Na mga apartment sa pupunta namin. So ayun, mabutil na lang kami. Pero yun kayo, mag-enjoy din mga bata din sa bakasyon. Tsaka sila nanay, tsaka lito kasi yan din po ang purpose ba. Ma-enjoy nila yung stay nila dito in 2 months. 2 months and 2 weeks sila dito eh. Sa Holland. Kaya... Nag-ask, Matthew, hindi dyan! Sus, Ginoo, nagtulong. Ay, Ginoo na. Hindi, yan dyan. Sabi ko, di ba, pagdamit ni Mama dito. Mag-help ka? Huwag na, okay na, magtulong. Okay na, nakatulong ka na. Hayaan mo na si Mama, okay? Si Mama na bahala dito, nak. Okay, okay, okay. Yeah, alam ko, gusto mo tumulong. Ako na bahala dito, nak. So, si Labinan pala pupunta dito mamaya kay... Mama, pundays eh. Ha? Kay Mila yan. Diyan yan. Wala na, karabi ka po na yung ano nyo, bag nyo. Hindi na yung ano, masarap. Mamaya ayaw siya ni Mama. Ito pa, oh. Ito, ito, kay Mama, tawag na. Kaulan ngayon dito sa, ano, Liwarden. Kaya parang ka, ano, baka, kaboring mag, Matthew, wag na, nak. Si Mama na bahala, nak.
Ja, weet ik wel. Ito kay Marcel. Si Marcel mamaya maglipit siya sa mga dali niyang damit ba? Grabe guys, tingnan niyo ba? Tingnan niyo po. Ito yung yan yung lalagyan ng open mo nga anak. Buksan mo na. Grabe yung damit pa lang yun ni Macho at Mila. Wala pa dyan yung mga diaper. Kaya ulitin ko po yan kay baka magalit sa akin yung isang sabihin. Baka sabihin niya. Ilang araw man lang kayo mawala dito eh. Ang dami kong dinalaba. Sila po yung mas malaki yung bag kaysa sa amin. Ito lang sa amin ni Marcel oh. Yan lang dala namin. Dito yung kay Marcel. Dito yung sa akin. Kay Mila at saka Matthew yung malaking bagahe ba. So ngayon nandito naman ako sa taas kay mga pantalon. Tupiin ko din ba? Ang dami ko pang gagawin ba? Sila nanay, nasa baba ngayon. Nandito po ngayon sa taas kung saan sila natutulog. Kaya magdala rin ako ng pantalon ko. Tupi muna tayo dito ba? Tapos mamaya, tapos ko itong tupiin, magplansya din ako ng mga damit ni Marcel, ng mga t-shirts. Okay? Kailangan din plansyahin. So ito na lang po yung tutupiin ko, tapos hindi pa rin ako nakalinis ng CR. Maya-maya siguro kay Silabinan din nga pupunta pa dito. Alas dos na po ngayon ng hapon. Hindi pa rin ako tapos magligpit sa lahat ng mga dadalhin. Kay mga bata, pag wala si Marcel sa baba, hindi na papaiwan. Si Marcel kanina, nag-download ng mga pictures ko sa phone ko. Dinownload niya sa computer para may space ako. Kaya para pag magbakasyon kami, magpicture-picture kami. So ito, may Marcel po ito. Si Marcel nalagay na yung mga diaper, mga, siya kasi yung nag-ano eh, mga ganyan, mga importante. Siya pinapalagay ko ay makakalimutin po kasi ako eh. Tulad kanina sabi niya, oh may ganito na ba, may ganito. Tapos nakalimutan ko pala yung mga medyas pa ni Matthew. Buti lang sabi ko, oh buti lang sinabi mo kaya nakalimutan ko. Yung mga damit ko, hindi ko pa po naayos. Bali, yung mga damit pa lang ni Matthew Mila. Tapos yun nga, yung kay Marcel mamaya planchahin ko. Yung mga damit ko, mamayang gabi ko na anuhin. Ligpitin. Kaya bukas ng umaga, maaga pa kami bukas sa alis. So ngayon po, may pa-travel kami sa inyo kasi summer ngayon dito. Yun po yung talagang ginagawa namin pag summer. Gusto lagi ni Marcel na wala dito sa Holland. Gusto niya lagi sa labas, sa ibang bansa ba? Ibang bansa ng Europe ay para doon niya na-feel na bakasyon talaga siya. Stress kasi yan siya guys pag nasa work siya. Kaya madami siyang ginagawa, mga appointment, mga meeting. Tapos problema sa mga ano niya. Sa department niya minsan. So gusto niya talaga lagi na pagbakasyon, kailangan umalis talaga siya dito sa Holland. Kaya ngayon mag-enjoy po yan siya kasi ilang araw kaming wala, tapos ilang araw siya magdadrive, hala, mag-enjoy yan siya. Alam niyo pala guys, share ko lang ba nanay ko kasi marami po sa inyong natutuwa sa kanya. Alam niyo ba yung mga comments niyo, sinasabi ko po yun sa kanya. May nag-comment pa nga, marami nag-comment na natutuwa daw sila kay nanay kasi nakapunta nga dito. Tapos, yun na parang na-miss nila din nila yung mga nanay nila. Sinabi ko yung kay nanay, alam nyo po, hindi ko na yun na-vlog kasi hindi ko man alam na mangyari yun. Tsaka hindi ko rin po balak i-vlog yun na nung umiyak siya. Umiyak po si nanay kasi sabi ko, ano yan? Nanonood kasi kami ng palabas noon. Eh syempre sabi ko, alam, may nag-comment ganito o, tuwa sila sayo kasi nga, anon, mga nanay daw nila, na-miss nila. Halaka, akala ko, yun, natuwa nga siya. Tapos, mga ilang minuto na nanonood kami palabas, sabi niya na lang, parang nagbakho ba? Sabi niya, sabi ko, ano yan? Anong nangyari? Sabi ko sa kanya, may ginawa ba ako? Sabi ko sa kanya, bakit ka umiyak? Sabi ko,
Sabi niya na na-touch daw siya dun sa mga comment na yun, na-miss nga magulang nila. Parang hindi siguro niya in-expect na ganun yung mga ano niya, kasi parang naawa din siya sa mga subscribers natin na yung mga nanay na sa heaven na po. Umiyak po yun si nanay. Ano yung kasing nanay ko? Iyakin. Doon ako nagmana. Iyakin din po ako. So yung parang na-appreciate din na ano ba, yung mga comment nyo. Yung nga lang, nalungkot din siya kasi yun nga. Sabi niya, kawawa naman daw. Yung parang ganun, wala nang nanay. So salamat po sa lahat ng nagko-comment, na natutuwa. Nililibot namin yan dito sa Europe, kaya yun din po ang purpose na makita niya dito yung ano ba, yung ganda ng mundo. Sabi pa nga dito sa ano, ang ganda, maganda dito sa Europe, mag-enjoy talaga siya. Kaya nanay ko po, tungtuwa din po yan pag mag-vlog ako. Minsan nga hindi ako mag-vlog, isang araw magtanong siya sa akin, bakit hindi ka nagawa ng video? Mabihin sa akin ba? So, sabihin ko na sa inyo guys dito ha, kung saan po kami pupunta para ma-enjoy, ma-excite din kayo ba? Bali, pupunta po kami sa, una namin pupuntahan, 2 nights po kami sa France. Pero hindi pa po kami pupunta sa Paris ha. Pero, pupunta po kami din doon, pero hindi pa po yung ngayong trip namin. Huwag po kayo maglala, papakita ko rin po sa inyo ang Paris. Ano ba yun? So, 2 nights po kami doon sa France, pero sa bandang south ata yun, sa Strasbourg. Tapos from France, mag-drive sa mapapunta kami sa Switzerland. So, 2 nights sa France po, 8 days sa Switzerland, and 2 days and 2 nights sa Germany. So, yung trip namin paikot din, pabalik dito sa Holland. Ganyan po kasi si Marcelle, magaling yan siya, may mga plano-plano about sa mga trip. Mag-road trip din po kami sa Switzerland kasi gusto ko lagi yun pag mag-road trip kami. Nakapunta na po kasi ako dati sa Switzerland din. Siguro mga ano ko na yun ngayon, 3 beses ko na yun napunta ngayon sa Switzerland. Kasi nandito nga sila nanay. Tapos si Marcelle kasi tinanong din si Lito at si nanay kung ano daw gusto mapunta na bansa. Yung sinabi naman ni nanay na Switzerland, pero ang gusto po talaga ni nanay na puntahan talaga yung Roma sa Italy. Kaso hindi po siya hindi siya handog sa Holland ba? Ano ba yun? Hindi siya paano po sa Tagalog? Hindi siya madali kasi malayo man kasi ang Rome. Mag-drive si Marcel ng 1800 kilometers ata yung drive niya dapat. Okay lang sana kung walang bata, kaya talaga namin. Pero kasi may mga bata na mahirap man pag matagal sa auto. So, ang sabi ni nanay, okay lang din kahit hindi makapunta sa Rome. Kasi gusto nga talaga ni nanay na makita ba yung Vatican. Kasi yung nanay ko po, ano po yan siya, kumbaga reliyosa din. Ano po yan siya, nagsisimbayan lagi pag nandyan sa Pilipinas. Tapos yun nga, sabi nanay, sige ano daw, Switzerland din. Tapos yun din kasi yung nasa bucket list din ni Lito. Tinanong din si Lito, tapos yun sa pang bucket list ni Lito sa Paris. Makita rin yung Eiffel Tower, kaya pupunta din po namin yan. Pero hindi pa po sa ngayon na trip. Pupunta po kami doon sa Paris siguro pagpasok ng September. Bago sila umuwi. A week before, nandun po kami sa Paris. Kaya syempre, dream ni Lito makapunta doon. So, nandito na sila. Gala din sila ni Marcel. Kasi sabi talaga ni Marcel, yun din daw yung purpose. Bakit sila pinapunta dito. Makita ka nila yung buhay ko. Tapos, makita din nila ang ganda ng Europe. Parang yung mag-enjoy talaga sila ba? Yung talagang bakasyon ba? Pero pag-uwi nila, pordoy na kami. Pero okay lang po yun. Sa totoo lang, malaki talaga ang gastos pag mag-invite po ng mga pamilya dito. Pero kayong magmamatter man dyan, mapasayam mo yung mga mahal mo sa buhay. Lalo kung magulang mo yan, ay Diyos ko. Sabi pa nga ni Marcel, okay lang yan, magastos, kaya magkita pa man yan. Parang, sabi ko sa kanya, may pera pa tayo. Parang ako ang naano ba, parang sabi ko, magastos man pala pag mag-ano dito. Pero, hindi po siya magreklamo ako ha. Yung sa akin lang ba, parang magastos talaga guys. Kaya sa mga mag-i-invite po ng pamilya dito sa Holland na galing sa Pinas, mag-invite po kayo mga magulang nyo.
siguraduhin nyo po na may ipon kayo kasi magastos po talaga. Lalo na kung gusto nyo talaga silang igala, yung makita nila ang ganda ng Holland, ng Europe, para ma-enjoy din nila ba? Kasi kumbaga, once in a lifetime experience lang niya siguro ni nanay na makita yung ganda ng Switzerland, ang ganda ng Holland, or Germany. Parang ganun, kaya sabi Marcel, itodo na natin, sabi ni Marcel. Kaya pasalamat din talaga ako dyan sa asawa ko, baka maintindihin. Malapit na tayong matapos dito, guys. Chika na naman ako sa inyo ba? So, yun po. May enjoy ni Nana yung bakasyon. Alam nyo ba, guys? Excited na yun yung sasabi niya sa akin kagabi. Eh, kanina umaga. Hindi daw siya nakatulog na maayos. Sabi ko, bakit? Sabi niya, excited na daw siya kasi mag-travel. Parang ma-overwhelm ka din ba sa... Yung parang magawa ko yun sa nanay ko na... Hindi ko man yun siguro dati pinangarap na mapunta siya dito sa abroad ba. Yung sa akin lang dati yung gusto ko magkaroon ng magandang buhay. Yung parang ganun ba. Ayan, sinirte man tayo kay Marcel. Tapos alam nyo ba guys, yung nung nag-meet kami ni Marcel online, hindi pa kami nag-meet nun ha. Sabi niya agad, tinanong niya agad ako ba, gusto din ba ng nani tsaka tatay mo na makapunta dito sa Holland? As in. Tapos sabi ko naman, oo naman siguro, pero yung tatay ko nga ayaw, nanay ko agad nag-yes-yes ba kasi tinanong niya rin nung nag-meet na nga kami, yung sa how did we meet ko na upload. So ngayon po, ang nakapunta lang yung nanay ko kasi yung tatay ko kasi ayaw man. Sayang yung opportunity, no? Pero kay wala man tayong magawa kung ayaw ng isa. Mahirap mapilitin ang tao kung ayaw, di ba? Baka masisi ka pa. So nandun po sila ngayon sa baba, si Lito, tsaka si Nanay, si Matthew, si Mila, tsaka si Marcel. Kasi sabi kay Marcel, ako lang muna sa taas kaya pag nandito mga bata, magulo. Hindi ako makafocus sa mga dadalhin, isipin ko pa ano pang susunod kong gagawin, parang ganun ba? So guys, abang-abang po. So alam nyo nang pupunta namin ha, from France, Switzerland, and then Germany. So enjoy po kayo sa pa-vlog natin. Grabe guys, kabusy ko today ba? Ano na po ngayon dito? Mag-alas 9 na ng gabi. Ang dami kong niligpit kanina sa taas. Tapos nag-plancha na ako, hindi ko na rin bilhin nag-kay. Kahiya man kung makita nyo na naman paano ako mag-plancha, diba? So yun po ngayon. Patatapos ko lang maglinis sa CR sa taas. Yung mga gamit ang bata, kompleto na. Si Marcel nandun po ngayon sa labas kay. Pre-prepare yung lagay ng mga suitcase namin bukas. Kaya maaga kami bukas sa aalis dito. So ngayon, ang dami na namang linisin pa dito. Magugas pa ako ng kaldero. Kasi ganito po talaga kami pag magbabakasyon. Gusto namin malinis ang bahay. Kaya para pagbalik namin, wala nang ligpitin. Maglaban na lang mga damit na ginamit sa bakasyon. Busy si Manong ko oh. Tingnan nyo guys. Ayun na yung ano, yung sa taas. Oh, dyan po ilalagay yung mga suitcase namin. Tapos may mga tubig na dyan sa sasakyan, mga mineral, tapos tubig ng mga bata kung mauhaw sa biyahe. Hugasan ko rin itong mga hugasin pa dito kay bukas. Hindi na namin mahugasan dito sa dishwasher kay puno na ngayon. Hugasan ko rin ito ba oh. Tapos hugasan ko rin ito mamaya kay ilutuan ko kanina. Ala, para naman kung mahihipa dyan oh. Tsura ko. Yung mga bata po pala nun sa taas tulog na. Nakapantulog na rin po ako kasi pagkatapos ko maglinis sa CR, nagdiretso na ako maglabar, maghimlas ba. Kay madami man ang CR kung maglinis dun, di ba? Para bukas, ready na ang lahat, pagising, almusal lang, tapos sakay sa auto, kay magbiyahe kami mga alas 8 siguro ng umaga kami alis bukas. Hindi ko na rin kanina na... Na-vlog na nung pagdating nila Binan kayo nga, na-busy nga rin ako ba? Usap-usap din. Sabi ni Binan, mamimiss daw niya kami kasi nga dalawang linggo kami wala dito sa, ano, Holland. So kasi tsaka first time din po namin babakasyon ngayon na hindi po kasama sila Binan. Parang maiyak kanina si Binan ba kay naghalik-halik niya sa mga apo niya kay parang mamimiss nga. Sabi ko, lagot, pag umuwi pa kami nito ng Pilipinas, magluha na talaga. Kaya pag umuwi po kami ng Pilipinas, mas matagal kami dyan.
Dito na pa pala ako naghugas ngayon ng mga pinggan kay yun nga, naugasan na yung iba para bukas wala na rin hugasin. Naglinis din kasi si nanay sa taas yung mga dadali nilang gamit. So yung vlog ko po ngayon, yung preparation lang namin paalis para bukas. Excited na si nanay sa kasi dito na ano, magbiyahe. Dito na siguro si Marcel. Ay, yung si Marcel sa ano, labas. Grabe din talaga yung ano ni Marcel, oh. Effort na naman. Nanay, pilingkuan. Andiyan na si Marcel, buksan niyo ang pinto. Kumusta po ang lahat dyan? Sana po okay lang kayo kung nasaan man kayo. Guys, pasensya na pala kung hindi pa rin ako nakapag-shoutout, ha? Medyo busy lang tayo ba? Yan na silang dalawa guys. Sila ito doon tumulong na din, oh. Diyan po namin nilalagay mga bag kapag aalis na. Yan yung mineral. Okay na rin. Ready na, oh. Tapos tubig yan ng mga bata. Dito tulong din ba? No, excited ka na bukas? Siyempre. Paborito niya pong jacket. Ayan, oh. Anong babaonin mo bukas? Marami ang baon natin pagkain. Okay. Excited na siya, eh. Katatapos niya lang pong mag-inom ng kanyang Baileys. Sosyalin na yan dito, eh. Pabilis-bilis. Pampatulog daw niya. Hindi na yan mamayang gabi matulog, kay. Excited na yan siya. Yan, kuha na. Basta naman na. Switcher. Bado. Ready na rin po yung mga paano namin sa lalagyan ng tubig ba, oh. Sa aming apat yan. Tapos yung sa mga bata. Ayan, dala ni nanay, kay. Hugasan ko rin. Dala niya buwas. Kaya yun nga, paglakad-lakad namin, kailangan may tubig ba? Kaya kamal, magbili doon na mga bilihin. Kasi mga tindahan lang. Kaya si Marcel, dami pong biniling mineral. Maray na, sulod. Tapon na yan, kaibos na. Guys, grabe. Malapit na rin po pala tayo mag 11,000 subscribers. Hala, yung po listen? Pati si nanay, nasya kayo dito, oh. Alam nyo ba kung ilan na? Hello. Nagsalit, lasing na siguro to. Malapit na. Ano na tayo ngayon? Tingnan nga natin. Hello. 10,897. Ay, hindi pa pala mag-ano. Ay, tama ba ang count ko? Ay, hindi pa pala mga 100 subscribers pa para mag 11,000 tayo. Siguro bukas. Grabe talaga. O, si Inday Garnet kasi din mag-recommend. Maraming salamat, Day, kung nanonood ka man. So, ayan si nanay, nanonood po ng balita. Ay, hindi man makita, kay masyadong bright ang ano, oh, sa TV. Nanonood siya ng TV Patrol. Ayan. So, kung nag-vacuum na si Lito kanina, baka bukas or mamaya siguro mag-map din ako. Si Marcel nandito, naglinis din. Oh, ayan. Ito na ngayon ang itsura dito sa bahay. Mga gagamitin namin na ano ba yan? Pangalan yan? Tumbler. Sabihin ko sana thumbnail, eh. Tumbler ba? Oh. So, abangan nyo po yung mga darating na vlogs natin. Kay may patravel kami sa inyo. Na-enjoy din nila ang Europe. Sabi ko nga kanina kay nanay, may experience mo ngayon kung anong ginagawa namin kapag magbabakasyon, yung mga preparation. Dami na niyong pawis. Pagod na yan. Ako rin kanina, ang dami kong ginawa kay. Grabe yung ligpitin sa taas. Tapos yun nga, yung CR. Tapos bukas yung sa baba naman, lalagyan din namin ng yung pampalinis din yung CR ba para 2 weeks yun siyang malinis din. Sila, binan pala ang magbabantay dito sa bahay. Tapos yung ano, ninong-ninang nila Matthew, yun yung magtingin-tingin dito.
Yan si Marcel, naglagay na ng mga patubig niya sa kanyang mga halaman. Oh, mga orchids niya po yan. Laga niya yan, oh. Ganda guys, oh. Tapos ito, tingnan nyo yung ano din namin sa labas. Mulaklak din, oh. Dami, kaganda. Di ba? Mga orchids namin dyan. Pinapatubigan ni Marcel kayo nga. Dalawang linggo kami dito, wala sa bahay. Yan, oh. Ganda. Ayan na yung magbabakasyon bukas. Ready na? Ready, ready. Ready, ready na yan sila makita yung sinutingan daw ng crash landing on you. Hanapin namin yun doon. Kung mahanap namin, bongga. Kung hindi, okay lang. At least nandun kami sa Switzerland. Ano nanay? Siyempre. Siyempre, lasing na yan. Tsaka nakainom yan. Maraming salamat po ulit sa mga subscribers, sa mga dumating na subscribers ngayong araw. Kay grabe, oh, malapit na tayo mag 11,000 nga. Pati nito, paghugas din ng bowl sa CR. Pakita ko na sa inyo. So guys, maraming salamat po. Bye-bye. Ingat po.